Ni-raid ng mga otoridad ang ilang bahagi ng Quiapo, Maynila para sugpuin ang lantaran umanong bentahan ng sex toys. Ang mga paninda, nilalako lang sa kalye na daanan pa man din ng mga estudyante. Narito ang aking report. Mabilis na nagtakbuhan ang mga nagtitinda ng sex toys nang matunogang sila ang target ng raid ng mga tauhan ng DSWD Manila. Ang ilan, pumasok sa mataong bahagi ng mga tindahan sa Santa Cruz Street at humalo sa mga mamimili. Pero ang ilan, nasa kote ng raiding team. Kinumpiska ang kanilang mga paninda na sari-saring sex toys. Maging mga nagtitinda sa pedestrian overpass sa Quezon Boulevard malapit sa Quiapo Church, hindi pinalagpas ng raiding team. Arestado ang mga nagbabantay ng malalaswang paninda. Isinagawa ang raid matapos umanong makatanggap ng reklamo ang Social Welfare Department tungkol sa talamak na pagtitinda ng sex toys sa mga daanan pamandi ng mga estudyante. PD 969 to. Unang-una, yung pagbebenta, pag-i-exhibit, no? Pagbebenta, pag-i-exhibit ng mga nakakasira sa moral o yung mga malalaswang bagay katulad nito. O yung Presidential Decree na 969. Noong una, itinanggi pa ng mga nagtitinda na may kinalaman sila sa ibinebentang sex toys. Pero kalaunan, umamin din silang ipinapabenta raw sa kanila mga ito. Marami din daw silang customer, bagamat pasulput-sulput lang ang kanilang pagtitinda. Marami rin. Ano ito, mga may estudyante ba o mga katatanda? Mga may edad na po. Babae, lalaki, karamihan? Lalaki po. Batid naman daw nilang bawal ang pagtitinda ng mga sex toys sa bangketa. Di ba nandun kayo sa lugar? O dinadaan na lang kayo ng pulis doon. Bawal. O yun, alam mo naman palang bawal eh. Bukod sa sex toys, kasama rin sa kanilang mga ibinibenta ang ilang regulated na gamot. Bagay na luha mo nung delikado. Yung itsura lang nito, medyo delikado. Kasi siguro wala naman doktor ang magbibigay sa'yo na reseta na ito pa iinom at doon ka pabibili sa ganun lugar eh. Kaya ibig sabihin, napaka-delikado nito. Baka mamaya ibang maniga sa kanila dito. Uulit-ulitin daw nila ang operasyon labad sa mga iligal na ibinibenta sa mga bangketa. Panawagan din nila sa publiko, isumbong sa otoridad kapag may nakita mga paninda na ipinagbabawal para agad maaksyonan.